nakapangingilabot na tanong buhay ng White Lady ng Balete. Sa madilim at tahimik na gubat ng Balete, gabi, nakalmado ang hangin. Ito'y nagdadala ng malamig at kahindik-hindik na himig na nagmumula sa kasulok-sulukan ng mga puno. Ang mga dahon ay animoy sumasayaw at umaawit na bumabalot sa misteryo ng kapaligiran. Sa gitna ng kagubatan, may isang malaking puno ng balete na matayog na nakatayo at malungkot. Ito ang tahanan ng isang hindi kapanipaniwala at mapangakit na dilag, ang White Lady ng Balete. Ayon sa kwento, ang dilag ay isang babaeng nawawala sa mundo ng mga buhay. Sa halip, nagmasa ito na manatili sa mundong ito bilang isang ligaw na kaluluwa na hindi makahanap ng kapayapaan. Tuwing gabi, ang White Lady ay lumilitaw mula sa kalaliman ng puno. Ang kanyang puting kasuotan ay isang kahangahangang liwanag na tanging nababanag sa kadiliman. May mga nagsasabing ang mukha niya ay hindi kumpleto, na puro anino at kahalumigbigan lamang ang maaaring makita. Ito ang nagpapataas ng takot sa mga tao. Nakakasaksi sa kanyang kababalaghan. Ang kwento ay naglalarawan sa isang taong naglalakad ng mag-isa sa gitna ng gabi sa kagubatan ng Balete. Tila naliligaw ang taong ito, litong-lito sa kahanap ng daan palabas ng gubat. Ang labirento ng puno ay makapal na mga halaman ay nagiging mas kahindik-hindik sa bawat sandali, hanggang sa ang taong iyon ay makarinig ng kakaibang tinig, isang hagulhul na hiyaw na walang katulad. Habang nasa takot at pangamba, biglang naglaho ang anino ng puno ng Balete. Lumitaw ang White Lady mula sa madilim na mga lilim. Naglakad ito na may kahalumigmigan sa paligid na animoy nakalutang sa hangin. Ang bawat hangbang na tila umihikayat sa mga tagapakinig na magtago. Ang kanyang matayog na katawan ay humahalimuyag ang kasiman at pagkapagod na hindi matumbasan ng anumang pagsasalita. Ang taong ito, hindi maalis sa takot, ay nagpapakasakaling makatakas, ngunit parang naiintindihan ng White Lady ang kanyang balak. Biglang nagningas ang kanyang mga mata, nagliyab ang dilim sa paligid, at sa isang iglap, ang taong iyon ay nawala sa maliwanag sa paningin ng White Lady. Subalit hindi nakalampas ang taong iyon sa sumpang iniwan ng White Lady. Mula sa araw na iyon, ang taong iyon ay hindi na muling nakitang lumabas sa mga labirento ng puno ng Balete. Ayon sa mga kwento-kwento, natagpuan ang taong ito na animoy baliw sa kalagayan ng kanyang diwa na hindi may paliwanag. Ang mga tao namang nakasaksi sa kanyang pagkawala
ay nagkaroon ng malalang mga sakit sa ulo, mga bangungot at hindi may paliwanag na takot. Matapos ang ilang linggo, may isang grupo ng mga taong nagtungo sa kagubatan ng Balete. Sila ay ang mga mangangalakal na nagnanais na mga lektal na mga halamang gamot at mga maliliit na nilalang na maaaring magdulot ng kapangyarihan. Hindi nila alintana na ang kanilang misyon ay maghahantong sa kanila sa isang kapahamakan. Nang marating nila ang malalim na bahagi ng kagubatan, biglang lumitaw ang White Lady sa harap nila. Ang kanyang puting kasuotan ay kumikislap sa liwanag ng buwan. At ang mga mata nito ay nagliliyag ng sama ng loob. Isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid at ang mga puno ay tila nakaluhod bilang paggalang sa kanyang kapangyarihan. Ang mga mangangalakal ay napuno ng takot at nagpakasugod na tumakbo palayo. Ngunit sa tuwing sila'y tumatakbo palayo, tila lalong lumalapit ang White Lady. Ang bawat hakbang nila ay sinundan ng pagsabog ng malalakas na kulog at kidla. At sa sobrang takot, ang isa sa kanila ay natumba at hindi na nakabangon pa. Habang nasa kanyang tuwa, napansin ng White Lady ang isa pang grupo ng mga taong naglalakad sa kagubatan. Ito ay ang mga mananaliksik na nagnanais na supriin ang likas na yaman at kalikasan ng lugar. Sa kanilang pagiging hangal at walang kamuang-muang, sila ay nagsisisigaw at nagkukumpulan sa tabi ng puno ng Balete. Ang White Lady ay hindi nagdalawang isip na limitaw at pagsabihan sila ng kanyang presensya. Ang mga mananaliksik ay biglang natahimik. Ang kanilang mga bibig ay tumahimik at ang lahat ay tila napahinto sa kanilang mga galaw. Naramdaman nila ang isang malamig na hangin na umiikot sa paligid. Ang kanilang mga puso ay tila humihinto sa pagtibok. Sa pagkakataong ito, ang White Lady ay nagparamdam ng kanyang mga salita sa kanilang mga isip. Tinawag niya silang mga kasuotan ng kalikasan at mga tagapanglaga ng kagubatan. Sinabi niya na ang kanilang mga pag-aaral at pananaliksik ay dapat na isagawa ng may paggalang at pagmamalasakit sa likas na kapaligiran. Matapos, sinabi niya na ang kanilang pag-aaral at pananaliksik ay dapat na isagawa ng may paggalang at pagmamalasakit sa likas na kapaligiran. Natapos ang pagsasalita ng White Lady at biglang naglalaw. Ang mga mananaliksik ay nagbulungan at nagtitigan sa kabila ng kanilang takot. Nalaman nilang may higit pa sa likas na yaman ang kanilang binabantayan. Ang White Lady ng Balete ay isang halimaw na nagbabantay sa kagubatan. Isang espiritong nagahari sa mga nilalang at kapaligiran ng lugar. Napag-isip-isip ng mga mananaliksik ang kanilang mga layunin. Sila ay dumating sa kagubatan upang makakuha ng impormasyon at makatulong sa pag-unlad ng komunidad.
Ngunit hindi nila inasahan na ang kanilang mga hakbang ay may epekto sa likas ng mundo. Sa tulong ng White Lady, ang mga mananaliksik ay napagtanto ng pagsasaliksik. Pangangalaga sa kalikasan ay dapat nagawin ng may paggalang at responsibilidad. Hindi lamang ito sa pagkuha ng mga material na yaman, kundi tungkol sa pag-aalaga at pagpapanatili ng balanse at kabuuan ng kapaligiran. Ang White Lady ay nagpatuloy sa kanyang paglakad sa harap ng grupo ng mga mananaliksik. Sa kanyang paglalakad, ang mga puno ay nagliyab at sumisigaw. Ang mga halaman ay nagbibigay ng liwanag na tila mga kandila. Ang hangin ay napuno ng kakaibang himig, isang awit ng mga kaluluwa na nais magpaalala sa mga tao ng kanilang mga responsibilidad. Bago nawala ang White Lady, nag-iwan siya ng isang babala. Sinabi niya na ang kagubatan ay puno ng mga hiwaga at kaluluwa. At ang sino mang hindi marunong magbigay ng respeto at paggalang ay may magiging kapalit na sumpa. Binigyan din niya na ang pag-aaral at paglalakbay sa kapatan ay hindi dapat isang aktibidad at pagpapakasaya lamang, kundi isang paglalakbay ng kaalaman at pagpapahalaga. Mula noon, ang mga mananaliksik ay nagbago ang kanilang pananaw at pamamaraan sa pagsasaliksik. Sila ay nagtayo ng mga proyekto para sa pangangalaga ng kagubatan at pagsasabuhay ng mga tradisyon at alamat ng balete. Sa bawat paglalakad nila sa kagubatan, sila ay may kalakip na paggalang at pananatili sa kalikasan. Ngunit ang kwento ng White Lady ng balete ay patuloy na naglalaro sa isipan ng mga tao. Ang takot at paggalang na nararamdaman nila sa kanyang presensya ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay may mga hiwaga at kapangyarihang hindi kayang marawan ng karaniwang tao. At habang ang puno ng balete ay patuloy na tumatayo sa kagubatan, naririnig pa rin ang mahiwagang hiyaw. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Naway nakapagatid ng aral ang kwentong ito. I-like at i-share para malaman din ng iba. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para hindi kadalawin ng White Lady.